iyon sa mga kwento-kwento sa kilalang Ilog Pasig, may namamahay na mga buwaya. Sa katunayan, nakuhanan pa ng litrato ito noon. Nasa na kaya ang mga ito? Gawa-gawa lang ba ang kwento na ito? O sadyang may katotohanan ito? Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel and hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ang Ilog Pasig nag-uumpisa sa Laguna de Bay at dumaraan sa ilang syudad sa Maynila at nagtatapos sa Manila Bay. Mahalaga ang Ilog Pasig sa kasaysayan ng bansa. Ilang beses din itong nasambit sa ilang mahahalagang libro tulad ng El Filibusterismo. Ang ating mga ninuno noon dito dumaraan, pati ang kanilang mga produktong pangkalakad. Pero, limit sa kaalaman ng lahat, may isang nilalang ang unang naninirahan dito, ang mga buwaya. Sa pagre-research namin sa internet, ang larawang ito ang nagpapakitang may nahuhuling buwaya rito noon. Kuha ito noong panahon ng mga Amerikano. Para makahanap ng kasagutan, tumungo kami sa Pasig River sa bandang Guadalupe. Imbis na mga nanghuhuli ng buwaya ang aming nadatnan, mga namimingwit ng isda. Patagal mo lang isda kaya dito. Anong mga isda na nakuha mo? Dito, dalag. Dalag. Buhaya dito, po. Dalag, saka ano? Anduli. Buhaya, wala. Ah, buhaya, wala. Alam niyo po yung buhaya yung pamira na nahuhuli dito? Patagal na ha? Patagal na ako. Doon po yung nasakulay ng bone niya. So, alam niyo may buhay dati dito? Hindi po. Kuhin ko lang yun. Ano pero totoo daw yun. Ano po yung kwento sa'yo? Hindi po umatanda ko anong kwento yun. Basta kwento lang ulit sa Pasig. Na may ano po? Yung may buhaya. Yun yung kay San Nicolas. Sa aming pagtatanong at pagbabasa, napadpad kami sa lumang simbahan na ito sa tabing ilog. Ang simbahang ito, itinayo di umano dahil sa alamat ng buwaya ng Pasig. Ito ang Ermita de San Nicolas de Tolentino. Hindi alam ang maganda yan eh. Ayun, may ano dyan, may katibalan sa bahay nila. Ano? Tanong po namin, nagbubukas po ba itong simbahan nito? Bakit po? Bakit po? Sira. Kumuha nito? Hindi ko alam ang history niya, pasensya na, hindi kita masagot. Ay, so kapilya po ito? Kapel, hindi po simbahan na ano man. Ano po pangalan nito? San Nicolas. Binasa namin ang kasaysayan ng simbahan na ito sa internet. Minsan ay may isang hindi binyagang Chinong naliligo sa ilog na inatake di umano ng mga buwaya. Noong oras na yon, nanalangin siya kay San Nicolas na iligtas siya sa mga buwaya. At isang milagro ang nangyari. Ang buwayang umatake sa kanya, naging bato. Dahil raw dito, itinayo ang simbahang ito noong 1686 ng mga Chino bilang pag-alala sa milagrosong si San Nicolas. Ang tanong ngayon, nasaan na ang bato? Sa aming pagtatanong-tanong, may isang lugar sa tabi ng Ilog Pasig ang ipinangalang Buwayang Bato. Agad naming pinuntahan ang lugar. Ano po meron dati po meron dyan? Meron. Ay, saan tayo yung buwayang dyan. Hanggang napadpad kami sa barangay na ito. Ang barangay,
Buwayang Bato ang pangalan. Nakilala namin ang kagawad ng barangay. Ng mga inuutan na nung inuuna. Nung time na naging bato, lahat ng buhay na nasa gilid is naging bato. Pati yung mga nasa ilalim. Kasi yun na siya, pinasabog na siya. Dito? Yun na yung, kasi at possibly. Sinimento na? Naging simento na siya kasi nga dahil nga din sa pagdadasal. Na nakaiwas sila sa sakuna na maaari silang sakumalin o kagatin ng sandang buwalang buhay. Kaya nung time na nagdasal sila kay Pedro San Nicolas de Tolentino, naging bato yung buhay. Kasi na, no limit at all pulvisteris mo, hindi ako nagsatama. Kabanata 3 or 4 siya. Pahapyaw lang siya na banggit lang siya doon sa story. Binuksan niya ang libro ni Jose Rizal, ang El Filibusterismo. Kaya mga pag-usapan ang mga alamat, yung kaligtaan ang pinakamaganda sapag ito ang pinakatotoo. Ang milagro last, noong araw ay napakaraming naninirang buhaya sa ilog at lawa. Mga buhaya malaki at malisiba. Kaya madaling napapalubog ang bangka. Sa isang hampas lamang ng buntot, sa isang hampas lamang ng buntot. Isang araw ay isang Chinong di binyagan ang dumaan sa maharapan ng simbahan. Biglang nagpakita ang isang demonyo na nag-anyong buhaya at itinaob ang bangka upang kainin ang Chino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng Chino si San Nicolas at napasaklolo kaya't ang buhaya ay naging bato. Pinatutunayan ng matatanda na noong araw ay nababakas pa sa mga pirapirasong batong na iwan ang buhaya. At masasabi kong nakita ko pa ang ulo at anyo ng waring napakalaki. Hapyaw, ano na na-mention lang siya. Ano na lang, ginawa lang, binagbibiyak na yan kasi ginawa na yung pinongkret na talaga. Pero konkreto na siya, pero hindi siya pulido. Ngayon kaya, ginawang concrete yan kasi yung nauhukay sa ilalim. Pag umaalo, lumahampas. Kumapasok yung alon sa ilalim, tapos nauhukay yung lupa, kaya lumalabot. May tendency din na lumalabot. Kaya kinukreto na ginampakan. Pero dahil sa aming kagustuhang makahanap ng kasagutan, nabasa namin ang libro ni Saul Hofilenya Jr., ang Under the Stacks. Ayon sa kanya, may naninirahang buwaya noon sa Pasig sa panahon ni Chirino. Dinadasalan at tinatawag ito ng mga sinaunang Filipino bilang Nuno, kahalintulad ng ancestor o ni Nuno. Si Chirino o Padre Pedro Chirino ay isang Hesuitang pari na dumating sa Pilipinas noong 1590. Siya ang sumulat ng aklat na Relasyon de las Islas Filipinas. Ayon sa kanya, minsan na ring may inatakeng kapitan ang buwaya na umaabot sa 36 na talampakan ang haba. Alam naman nating sa tubig o ilog, gaya ng Pasig River, malimit na ninirahan ang mga buwaya. Maaaring dahil sa pagdami ng tao at pag-unlad ng lugar, naglaho ang kanilang lahi rito. Malinaw sa mga aklat na naging bahagi sila ng ilog na ito. Mga Tamagonetics, oras na naman para sa ating Tamago Shoutout! Kaya huwag na natin patagalin at simulan na natin. Una, kay Tamago Robinson Notarte. Shoutout sir, nag-enjoy ako manood ng vids nyo while on duty. Nurse here from Abu Dhabi, UAE. More power mga sir. Shoutout sa'yo boss Robinson Notarte. Up next, kay Tamagong Bubble Vids Jensen. Pa-shoutout po. Greetings from General Santos City. Shoutout sa mga Tamagonetics sa Jensen. Up next, kay Tamagong
Patrick Parada, Tamago King. Baka pwede namang story ng Estribo Gang dito sa San Juan City. Pa-shoutout na din po, boss. Yan. Up next, kay Tamagong, Sedi Belly. Salamat po, sir, sa mga ganitong uri ng content. More subs po sana. God bless at sana patuloy pang dumami ang supporters mo. Maraming salamat, Tamagong Sedi Belly. At kay Tamagong, Team Taberna TV. Shoutout, boss. Papitik naman ang bahay ko, Katamago. Yan. Maraming salamat sa iyo, Team Taberna TV. At sa lahat ng mga Tamagonatics na nag-iwan ng kanilang mga comments, suggestions at mga pa-shoutout mula sa social media accounts ng Tamago Chronicles sa YouTube, Facebook at Instagram. Hanggang sa susunod nating Tamago Shoutout! Yan muna mga Tamago. O, kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang, don't forget to like and subscribe!